interesting tutorial about Market Watch. And start tayo sa pagbukas ng email. So firstly, check nyo kung meron kayo valid email. Kung wala, mag-register kayo. Kung meron, mag-sign in na lang muna kayo. In my case, meron akong Google account. Siguro naman marunong kayo. And sa-sign tayo dito. Sign in. First, google.com.ph. So, kung sa akin kasi Gmail, so sa Gmail ako. Yung iba sa Yahoo. Okay, so, once I enter gmail.com and enter, ito ang lalabas. And, sign tayo sa Gmail account na gagamitin natin para mag-register sa MarketWatch. First, para ang email ko, gagamitin is ito. Meron ako email kasi sa MarketWatch, pero, sige, gagawa ko ng bago. Oop, mali pa. Madami kasi ako ang email. Anyway. Sign in. So yan, nabukas na yung email nyo. Pabasin nyo siya ganyan. Tapos, punta na kayo sa MarketWatch. So MarketWatch.com. So enter MarketWatch.com. Enter. Yan ang nalabas. So sabi nga ni sir, hindi bukas ng umaga yung US, which is yung pi-play natin, sa kanyang London. Pero, pwede rin tayo mag-bid sa Tokyo. Tokyo lang ang open ng hapon. And sa gabi, New York and London, and close ang Tokyo. Okay, so ito yung estimated time for Eastern time yan. So dito tayo sa login button. Click nyo yung login. Pag meron na kayong account, katulad ko, meron na akong account, ito yung gagamitin ko. Login na lang kayo. Mamaya, try ko yan. And if wala, ito yung register button sa taas. Malabas to. So, enter yung details. E-mark. Siyo ko. Pero baka mahuli ako na sir, kaya babaguhin ko yung pangalan ko na unti. Salat yung A. Si... So, ang email ko ay sinshohawebassets.com. Ay, gmail.com. Yung password. Password nyo. Na kayo lang nakakalam. Na madali lang na hindi nyo makakalimutan. And scroll down, title, kahit anong gusto nyo man dyan. And register now. So magbibigay siya thank you. Okay, thank you, your registration is complete. Huwag nyo munang i-okay kasi yan yung easy print screen nyo. So I said print screen. And siguro malang naman kayo mag-print screen, isa-save nyo lang siya as image file. And then, yun. So, sa akin kasi meron akong program. Pwede mag-print screen siya. Nung print screen, nakikita yung sa keyboard. Pero sa akin kasi, iba yung sa akin, kaya need ko pa siya ganito. Anyway, pare-pareho lang. Oop, mali. Okay. Nasave ko na. Pag nasave nyo, diba ting here, it's just complete. Sabi dito, we sent a confirmation email to your email. So, after clicking OK, yan. Pasin nyo, hindi pa kayo nakalogin. Pupunta kayo sa inbox nyo, sa email. So, refresh nyo lang siya. Wala, di ba? Wait for a few seconds. It's either or, nasa junk email siya. Wala. So, it takes time. Siguro, ikakat ko na lang ito pag nakita ko na. Anyway, so, pag nakita nyo na yung confirmation email, dito yun eh. Somewhere here. Can't see it. Okay. Anyways, kapag nakita yung email, parang ganito yan. For example, ganito yung lalabas dyan eh.
pag-gumawa kayo ng account. Account. Sobrang dami kong account. Hindi naman alaman. Basta mayroong email siyang papadala na nag-register na daw kayo doon. Hanapin ko na lang, siyempre. Example, yun, dumating na siya. Tama ba? Tama. Yan, dumating na siya. Ito, Doe Jones. Ayan, please verify your email address for Market Watch. Babuksan mo siya. Click, buksan mo. Pag gusto mo makita yung mga pictures, pindutin mo to, always display. Ayan, Market Watch. Tama. So, itong link na to, and Dear AC, and click here to verify your email address. Importante to, kasi hindi nyo magagamit yung account nyo pag hindi nyo to ginawa. Or, limited yung account nyo. So, click verify. Magbubukas siya panibagong link. See? Tapos dito nyo na-enter yung, ayan, please enter your email, password to complete the confirmation process. Hindi na kayo babalik dito. Dito na. Muna. So, kasi bine-verify niya kung kayo ba talaga yung nag-register. Wait for a few seconds. And yan. Pasok na kayo, diba? Yan, my profile. See? Welcome, AC. Okay, yan. So, ayan, ito yung account, portfolios, kung ano yung mga pwede pa i-modify, welcome to MarketWatch. So, for safekeeping, i-print screen nyo din siya. Okay? Para, ayun, thanks again for this. Para masabi ni sir na completely registered kayo. So, print screen ulit. Ayan. Basta ko na yung pangalan, importante kasi yung pangalan. And, okay. Save. So, sabihin natin na nag-sign out kayo bigla kasi gagawin yung tutuloy niyo mamaya. Ayan. So, pagbukas yung MarketWatch, ganito. So, login kayo. Ayan. So, yung email nyo, enter, tapos yung password, then click login. Itong email address to kayo na yan, pwede na kayo mag-sign out. Hindi kayo magroon mag-sign out, importante siya sign out o mga bagay-bagay, sign out. So, one. Okay, good. I'm in. So, click profile. I mean, hover. Pumunta kayo doon. Tapos, pumunta sa my account. Or my, ito, sa my profile. Yan, ayusin niyo yung pangalan nyo. Siyempre, baka check na sir. So, email address kung tama. Kung ano yung gusto nyo nalagay dito, ayos lang yan. Tapos, update. Okay, click update. Updated. So, pupunta tayo dito sa games. So, most likely, sa games tayo pinapapunta ni sir. This is the game. So, click games. And virtual stock exchange games. Good. So, explain ko din kung ano yung mga parts nito para hindi magulo. So, sa amin dati, merong pinahanap sa amin. Kaya, may game na tayo. Ayan, find the game. And then, ayan, hanapin natin dito yung game. As of now, hindi ko alam pa yung game. Pero, try natin yung NEU. NEU. Ano, meron ng NEU. NEU Dwarf Kids. NEU SM. Ano yan, management ba ito? 2014, di atin yan. And you stock game, so di atin alam. Wala pa. So, di ba yung simulation or yung familiarization sinasabi ni sir? Mag-join lang kayo kaya saan dyan.
natin dito. Normal lang to, normal game. Baka yung gawin natin si Sir, advanced game, hindi ko alam sa kanya. Anyway, trending dito key, love him, make money. Yeah. Players, and it's 15 hours. Hindi, huwag yan. Ito, matagal-tagal. Hindi, ito. Isang taon, trader. Okay. Easy money. So, yan. Join now. Wait a second. May hindi ako na-explain. Ha! Yun. So, merong ano eh. Okay. So, it's a rules and administration. Malamang sabihin to ni Sir. Hindi ko lang alam kung saan. And, yan. Ito yung bali bibigay sa atin, di ba? For, ano, sa laro natin, bibigyan tayo ng $1,000,000. And, may mga ito pa. So, ito most likely hindi na to importante kasi ano to eh, specified or fixed. And ito yung ano, pinaka balance natin, 1 million. For sa kanya 25 million, masyadong malaki. So, sa atin 1 million. So, according to Sir, is uubusin natin siya lahat for the first time. So, bibili natin siya lahat ng stocks. So, stock trading game to. And most likely bibili tayo ng stock, magbebenta tayo ng stock. So, ito yung mga symbols. Ayan, pag-aralan ng symbols. Dow Jones, Nasdaq, lagi niya sinasabi. Ayan, NYSE, MX, and this one. Okay? So, good. Discussions. Dito sa discussion, pwede tayo mag-usap-usap. Kaso, noon sa amin, bawal. So, for safekeeping or, you know, to be safe, huwag kayo mag-post dito. Bala kayo, may trace kayo na siya. Okay, sabay tayo. So, baka pag nag-start tayo, baka pag nag-ano tayo, nag-start tayo, meron din ngayon game starts in 0 days, 9 hours, 20 minutes. So, hindi pa ito nag-start. Nag-start na ba? Hindi pa ito nag-start. So, ito, kailan ako ito ah. Anyway, hindi pa ito nag-start. So, maya-maya pa lang siguro. Pero mag-start na siya mamaya. So, ito yun. Pagka-join natin, wala pang mga rankings. So, ang rankings niya is by, you know, kung sino mauna, muna. So, network, kung magkano yung kita mo. Dito sa network, may kita mo dito kagad yung ano mo. Kung losses ka ba. Kaya, binili mo siya lahat, diba? Tapos, yung prices nun, nag-reflect pa rin dito sa network. Pag nag-gain ka, dadagdag yan. Pag losses ka, mas mababa dyan. So, nandiyan yung rank. So, ito yung rank number. Ito yung name ng mga players. Pwede mo makita lahat. Today's returns. Kung sa ngayong araw, magkano yung kinita mo. Total returns. Sa buong time na naglalaro ka, magkano yung binalik sa'yo. Either losses or gains. At kung ilang beses ka nagbenta or nagbumili ng stocks. So, number of trades. So, may date yan. As of November 2013. Okay. Okay. Ba? So, ito rin yun. Network. Magkano na yung pera mo? All in all. Overall games. All in all, magkano na yung kinita mo? Magkano na yung bumalik sa'yo? In percentage time. Magkano yung percentage time? Ano, kinita mo within the day? Percentage. Buying power. Kung magkano yung pwede mong bilhin. So, ano yan eh? Diba? Parang pwede kang umutang in a sense na basta, i-research nyo na lang buying power. Cash remaining, ito yung perang pwede mong gamitin. Cash borrowed, kung ilan yung utang mo, diba? Kasi bayang parang yung 50 million, ang total cash mo in hand is 25 million. So, hindi ko lang po ang lalagay ni Sir yan, pero ito yun. Short reserve kung ilan yung natitira mong pera. Na, alam mo yun. Sa atin kasi parang wala to eh. Kasi, sabi ni Sir, gamitin natin lahat eh. Okay. Lalipat ako ng game na ano. Yung start na para makikita niyong gumagalaw.
kasi yung kinukuha nitong ano, internet. Ano, di ba? Pagka punta mo sa game, about this game, yan. So, siguro nandito yung ano, yung instructions sa sir. Normal game is starting investment budget of 10 million. 10 million naman. Start date, kahapon. End date, kahapon din. So, isang araw lang siya. Okay. Kahapon din na-start. 15 days. Ito. 3,000 lang. Tata dyan. End date sa 29. So, yan. Nag-join ako. Beginner. Yan. Game ends in 15 days. So, sa atin, makikita natin yan. Pag nag-join na, nag-start na, meron dito. Ilang days. Sa atin kasi 3 months, right? So, ito 15 days. Net worth, 3,000. Buying power ko 6,000, see? Double siya. Kasi pwede akong mutang ng, ano, more than sa pwede kong gaanahin. So, maganda is check mo natin isa-isa. So, sa trading. Ito sa trading panel, ito yung makikita mo yung mga companies na pwedeng bilhin. Yan. Ito yung mga top companies in news today. Every time kasi, kung pupunta kayo sa okay, punta tayo sa marketwatch.com ulit, buksan natin dito. Nandito na sa news. Ang pagtaas at pagbaba kasi ng stock market is about as nababasa sa news. Okay? So lahat ng companies na lumabas sa news ngayon, Facebook ayan, ganyan. Popular quotes, popular stocks. Is nandito. Oh, diyan to. So, yung nasa news ngayon is yung Port Belly, Chegg, Cisco NetApp, Facebook, nakita natin Singa, Twitter, LinkedIn. Mga anto, US companies. Kung hindi kayo familiar, US companies yan. Yan. For example, bibili na tayo ng ano? Hindi, mamaya na nga. Kasi medyo mahirap eh. So, bali dito sa trading panel yung pinakabibili natin. Ayan. Up and down. Ito, nag-in yung prices. Nag-down yung prices. So, dito muna tayo sa ranking. Mamaya na yun. Sa ranking, wala pa. So, dito natin makikita yung overall ranking ng lahat ng tao na sumali sa game. Sa portfolio, din makikita mo kung ano yung mga stocks na nabili mo na. At magkano yung kinita mo. At ilan yung mga holdings mo. I mean, yung mga stocks na nabili mo. So, ito yung from zero to 3,000 is naka-allocate yan parang bars, di ba? Sa PC, di ba? Kung gano'n karami yung memory na nakuha, parang gano'n. Discussion, explain ka na kanina. So, yung marami mo, may kita mo. Pag marami kang game, may kita mo. Ito yung beginner game, easy money game, tapos kung may game ka pa dito, may kita mo kung ano rank mo. So, trading na tayo. Trading. Good. Quick trading, huh? Yan. So, itong mahirap. Anong bibili mo? So, sabihin na lang natin, maganda ang stock ng Facebook. Maganda talaga yan. So, it's $48 per share. So, gusto mo lang information about FB, click my FB. Simple. Bago ka bumili, pag-aralan mo muna siya. So, one more time, balik tayo. Trading. Choose a company that you think na maganda. So, FB. Okay. Pag-aaralan mo. Okay? Hindi ito. Pagbibili mo na ito. Pag-aaralan mo muna siya ito. So, most likely, mas magandang gawin is yung right click. Open a new tab. Para nandito siya. So, pag-click mo dito, ayan siya. Ito yung tungkol sa kanya. Okay? Sa MarketWatch, may kita mo lahat na nangyayari. From the graph, the price value, the volume, the change. I hope you know this.
previous close, previous price niya. So nag-gain siya ng 6.06%, that is 0.12% in total returns. And okay, so ito, okay, panel by panel para hindi magulo. Nasdaq FB, ang FB yung symbol. Okay, ito yung name ng company, Facebook Inc., CIA. Ito yung dito sa box na to, yung news about FB. Okay, minsan kasi importante basahin yung mga news kasi nandun yung ano, secret na baka may lumabas sila ng bagong product, baka naghahanap sila ng panibagong, you know, panibagong investors. So di ba ito malaman kung tatas mo yung share o hindi. And from recent to old. Ito yung tayo sa left panel, stock price ngayon, gain. Itong day low saka day high, maganda nang tingnan yan. Okay. Yung day low, meaning, ito yung price na pinaka-lowest ngayong araw. Yung day high, yung pinaka-mataas sa price niya ngayong araw. Kung mapapansin mo, 48 siya, 48.74, yung day high. Pero 48.77 na. So, pag nag-update yan, mapapalitan to nito. Ito kasi ongoing pa to eh. Papataas pa yan habang hindi pa tapos yung araw. So, ang na-registered niya ngayong araw is this. So, investment wise, hindi maganda bumili dito kasi mahal. Tama? Ito lang kasi ang highest price eh. 74. Tumaas ng 3 centimo. 3 centimo ba? Tama. So, pag bumili ka, lugi ka na. Kasi tataas pa yan eh. Mapapansin mo sa grapho, from this point up to that point. Meron point, oh, diba? Ito yung highest peak, which is 48.77. So, nandito na siya. So, mahal. Diba? Mas magandang bumili pag nandito pa lang sa lowest point, which is 10 a.m. Mm-hmm. Ito yung per day, ito yung per week. 52 weeks. Ano ba yung 52 weeks? Anyway, hindi ko pero basta 52 weeks na oh, nag-start siya within 52 weeks na 19 and pumalo siya ng 54. Kung medyo aggressive ka, mapapansin mo pwede pa siyang pumalo ulit ng 54 at mag-gain ka pag kaya 48 binili mo ngayon at naging 54 gain ka. Pero most likely hindi na mangyayari yan kasi within this day or tiga mo, diba? Risky. So, titignan mo yung oras bago ka bumili. So, ito mga to malimit na natin siguro pag-usapan yan pag naglalaro nito. Pero sa studies, importante to. May kita mo rin yan kung paano gumagawa yung stocks. So, ito po yung isa pang technique is this yung sa graph. Ito yung graph for this day. One day. Okay? Kung gusto mo, mas maganda kasi alamin mo yung mga past, you know, past graphs. And check 5 days. So, ito yung sasabi ko. Ayun, lumabas na rin siya rito yung pinakamataas. 50, umabot ng 50 line. Ah. Right here. So, ito yung lowest. Ito yung, ito siya ngayon. Lowest, highest, ito siya ngayon. Nasa gitna siya. So, risky talaga. Downfall, then up. Pero nag-spikes minsan. 3 months. See? From down to up, 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 up. Down. Kung papasin mo, di ba? So, tingin mo up ba yan o down? So, it's your choice. It's your parang gut feeling, kumbaga. And, siyempre, based on the news. Importante rin. 6 months. Wala na. Kasi, recently lang nag-open ang Facebook.
nagbig na IPO. So, initial public offering, if you don't know. Okay, dito tayo sa banababa. Hindi na yan. Ito. Ito, parang ang estimation to ng Hubble Interactive. Ang Hubble Interactive, isa siyang firm na nag-analyze ng stock market. Stock performance, parang ganun. So, pag bearish, pangit. Pangit bumili. Pag bullish, maganda. So, minsan, dito na kayo mag-age. Bearish, pangit. Bullish, maganda. So, pansin nyo, nasa gitna siya. Kasi nasa gitna siya kanina. Ayun o, diba? Nasa gitna siya. So, parang hindi pa rin nila alam. So, very risky. Bullish. Okay. Bearish, bullish. Research nyo rin yan. Para mamano. So, kinilig ko to. Open new tab. Technical kasi ako mag-analyze ng stocks eh. Kaya, ayun o, diba? Ano, day low, day high. Ito importante, day low, day high. Kaya rin, price ngayon, malapit sa day low. Bumili ka na, para kasi, alam mo na magiging day high. Tama. Mahirap intindihan niya, huwag niya lang. So, importante nang dito is ito, inch volume, day low, day high. Yung 52 weeks low, 52 weeks high. Ito yung importante nang tingnan. Yung graph, ang tumitingin na sa graph test, ano yun? Kasi 3 months tayo, diba? So, 5 days lang. Nagbibase ako sa 5 days trends. Saka yung tone news. And ito, yung sentiments ng Holbert. Meron pa ibang mga, ano yun? Meron pa yung mga iba information about Facebook. Pero ito na yung overview, yung lahat. So, kung gusto mo isa-isa, profile. Profile ng company, company description, profitability. Kung technical analyst ka, maintindihan mo 'to. Most likely pag-aaralan din natin 'to sa stocks, investments. Liquidity, capital structure, profitability, valuation, and so that. Charts. Makita yung charts. Ayan. Financials, like income statement, balance sheet. Ayan. Income statement. Balance sheet. Okay. Mga trend. 5-year trend. Cash flow. Good. So, analysis estimates. Average recommendation. Buy. Nirecommend nila na bumili ka. Average. Pero average yan. Hindi natin alam kung. Depende sa'yo. Diba? Tingnan mo itong mabuting nila. Bibili ka ba? O hindi. Sabi niya, buy. Kasi meron siyang target price. Yung target price nila is 58. Alam nila na papalit ng 58 in a given time. Pero most likely sa atin, wala tayong time kasi 3 months lang tayo mag-araro. Mahirap. Kasi 48 na siya, 58. Yung difference masyadong maliit na. Ito yung ginagawa ng mga tao. Yung iba nagbabuy. Ano, current. Buy. Yung iba, nag-hold lang. Hindi na bumili. Yung iba, ito mga nalog ito yung mga overweight. Basta, ito yung recommendation. Sabi niya, buy. Ano, maraming bumili. So, sa akin, hindi ako bibili. Siya nung risky. Close again.
ito, alam ko ito sa Singa. Ito yung laro sa Facebook. Mura lang, di ba? So, check ulit. Low. Day low, day high. Mura, di ba? 5 days. Highest peak siya ngayon. Social sentiment, 87 bullish. Bullish siya ngayon. Diba? Siyempre, mataas yung presyo eh. Pero, ikaw, bibili ka ba? Hindi. Ako, hindi. Why? Mahal siya ngayon. So, tig mo naman. Mura, wala tayong gigitahin dyan. Maxis, isang clothing wear. Tingin ko pa lang, hindi na pwede, oh. Diba? Yan. Ang sekreto dito, wala rito. Maghanap ka ng company, nung wala dyan. Paano yun? Medyo mahaba to. Attention na. Best stocks to buy now. Bank of America. Yan it. Bank of America. Hindi ko alam. Tingnan natin kung ano yung back. Maganda. Ay, hirap maglaro ngayon kasi may crisis sa taas sa US eh. Ano ba symbol na Amazon? McDonald's MCD. MCD. So, pwede nyo na i-close to. Kung gusto nyo lang. Ito ang boring part dito. Yeah. Pag-analyze ng market. Wow! 97.93. Bullish. High velocity market to. Meaning mabilis magbago yung price. Hmm? Pag ganun siya. Sige, sabihin natin sa pagbili na, bibili na tayo ng stock. So, pinta mo na trade. Oy. Try. Pinit ko yung trade, naging gray, pumunta siya dito, trading card. So, paano ba ito?
shares, 5 shares. Ito yung portfolio mo. See? So ito yung remaining balances mo kasi ang buying power natin is 6,000, right? Ah, 6,000. So may fee na $10. Ano, may fee na $10 kagad, oh. So, yan. Dito tayo na about 10 shares. Okay, which is 7, roughly about 70%. Sabi ito, sumabla. Dito na. Dito na 6 shares para 10% na wala. So, total is $598 ang pagbili natin. 98.1111 shares. Price per share, I mean, kung magkano siya natin bibili, 19.11, so, anim, costing like this, then the segment rate. The order was made successfully. So, hindi pa siya mangyayari ngayon. Mangyayari siya bukas. Pag nagbukas na yung market. So, pero napindot nyo to, kasi ayaw nyo na, eh, no, may close button. Point. Ah, siya doon. Ito tayo na bank ako pero kung gusto nyo ulit. And trade. Buy. Itong sell short, pag-aralan nyo yan, importante rin yan. Pero medyo, alam na, confusing. Pero ito, buy. Sabi tayo nyan, submit trade. Boom! Ayan na siya. Ano ba ba? Ay, hindi yan. Bitay na Cisco, sabihin natin. Let's up, sabihin natin. Ah, dami, di ba? Tapos, sabihin natin ganyan. Kasi ubus natin yung pera eh. Sabi eh. Diba? Yan siya lahat oh. So, depende. Gusto mo ganyan-ganyan. Or, gusto mo na equal distributed share. Distribute equally. Equal yan. Depende sa pera mo. 5% na nandito ng pera. Mid-range. Ngayon, after mag-trade, ang babantayan mo ngayon is yung portfolio. In other words, buying power. Ito na pwede mo ibili. 448. Cash remaining, 3,000. Net worth, 3,000. Ito nangyayari. So, ito lahat ng order mo. Ngayon, pansin mo ayaw mo bumili, cancel order mo agad bago pa mangyari yan. Wala pa tayong holdings kasi hindi pa nangyayari order. Pag natapos na yan, nandito na yan sa holdings. Tapos may kita mo yung up and down ng prices or paglago ng pera mo sa portfolio di sa performances. Kung nangyayari sa ginagawa mo per day. So, meron tayong daily graph. Sabi natin, daily overview kung ano na yung nangyayari sa investments. Balik kayo sa welcome. May kita mo dyan dito. Holdings mo pag nakabili ka na at kung anong rank mo. So, ganito na ito araw-araw. Bili, benta, kung sabi natin pwede na ibenta. Oh, paano magbenta? Andali. Bibili yung Tokyo. Sige, paano magbenta? Ano kung Tokyo? Tokyo Company. Honda. Tokyo Company, Honda. Ah, mag-close na siya. HM.
siya eh. So, ganun lang. So, may kita may mga holdings mo dyan. So, baka next tutorial na yung magbenda. Anyway. So, screenshot lang. Pag nakagi, ano pala, pag nakagiyan ng game ha, screenshot din. Importante yun. So, as of now, wala pa ata. And, yun. Para mag-log out, my profile, sign out. So, I hope naintindihan nyo na onti.